Dahil nga po mga idol sa pagkatalo lamang ng Dallas Mavericks kontra sa Toronto Raptors noong nakaraang araw, tinawag nga po agad na soft ni Kyrie Irving ang kanyang kupunan. Yan naman na ang ating unang story na aalamin at unang pag-uusapan, na sasamahan ko na rin ang balitang na pasori na lamang nga po ang mismong NBA sa Golden State Warriors, at ang balitang pumayag na nga daw po ang Chicago Bulls sa trade ni Zach LaVine sa isang kondisyon. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Kahit man nga po mga idol, natalo ang Dallas Mavericks sa kanilang huling game laban sa Toronto Raptors, nanatili pa rin naman sila ngayon sa ikalawang pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record, 6 wins, 2 losses. Pero sa kabila nga po niyan, dismayado pa rin naman dito ang kanilang buong team, lalo na ang kanilang head coach na si Jason Kidd. Ayon nga po sa naging pahayag ni Kyrie Irving sa kanyang post-game interview, tinawag nga po silang soft ng kanilang head coach na si Jason Kidd sa loob ng kanilang locker room pagkatapos ng matalo. Subalit hindi rin naman nga ito dinamdam ni Irving, gayong maging siya aminadong sobrang lumamya ang kanilang depensa sa ilalim ng basket, gayong napabayaan nga po nila ang Toronto Raptors na makapagtala sa kanilang game ng 72 points sa loob lamang ng paint area. Kaya susubukan nga po nila itong ayusin sa kanilang gagawing film viewing sa mga susunod na araw, at umaasa nga sila na mag-i-improve ang kanilang paint defense sa kanilang darating na laban. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang napasori na lamang ang NBA sa Golden State Warriors. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, marami nga pong mga fans ng Warriors ang nagreklamo sa mga referee matapos ang no call goaltending block ni Aaron Gordon kay Stephen Curry sa unang mga minuto ng fourth quarter. Pero kung akala nga dyan mga idol, dyan lamang nagkamali ang mga referee, well, dyan nga po kayo nagkamali, gayong may isa pa nga pong napakalaking missed call ang nagawa ng mga referee na pumabor talaga ng husto sa Denver Nuggets, at eto nga ay hindi matawag ang out of bounds play ni Aaron Gordon sa huling mga segundo ng kanilang laban. Ayon nga po sa inilabas na last 2-minute report ng NBA sa laban ng Warriors at Nuggets, pagkatapos nga pong magmintes ang ginawang 3-pointer ni Chris Paul sa huling 57 seconds ng fourth quarter, na rebound nga ito ni Aaron Gordon kung saan pinasa niya nga ito kay Kentavious Caldwell-Pope, na agad rin namang na-foul at nakakuha ng dalawang free throws para sa makaangat syempre ang Nuggets ng 5 puntos. Pero hindi rin naman nga ito mangyayari, gayong kitang-kita nga sa replay na natapak na si Gordon sa linya noong nahawakan niya ang bola. Ibig sabihin, hindi nga sana makakaangat ng 5 puntos ang Nuggets, at magkakaroon pa sana ang Warriors ng isa pang ball position kung hindi lamang nagkamali ang kanilang mga referee. Kaya napasori na lamang nga po ang NBA sa ginawang missed call ng kanilang mga officials. Samantala, pumunta naman tayo sa ating huling storya sa balitang pumayag na nga daw po ang Chicago Bulls sa trade ni Zach LaVine sa isang kondisyon. Ano kaya ito? Ayon nga po mga idol sa naging pahayag ng sikat na NBA analyst na si Kendrick Perkins, naniniwala nga po siya na nangangailangan talaga ngayon ng Los Angeles Lakers ng third superstar sunod kina LeBron at Davis, gayong ipinapakita nga po ngayon ni Austin Reeves na hindi siya nararapat na maging isang superstar matapos ang malalamyan itong performance. Yes mga idol, hindi nga daw po si Reeves ang third superstar ng Lakers, kaya kailangan nga po nila ngayong kumuha nito ngayong season kung ayaw man nilang tuluyang bumagsak sa West. At isa nga po sa mga naibalitang superstar na pwede nga pong kunin ng Lakers ay walang iba kundi si Zach LaVine, na binabalakan na rin naman nga pong i-trade ng Chicago Bulls sa ibang kupunan matapos ang hindi magandang simula nito. Base pa nga po mga idol sa inilabas na balita ngayon, payag rin naman nga po ang Bulls sa ideya na pag-trade nila kay Zach LaVine papunta sa Lakers sa isang kondisyon. Eto nga po ay dapat nga daw pong i-offer at makuha ng Bulls sina Jared Vanderbilt, D'Angelo Russell, Austin Reeves at tatlong future first round pick bago nila ibigay sa Lakers sina Alex Caruso
at Zach Lavin. Ano sa tingin nyo mga idol? Sino nga ba ang mananalo sa trade kung sakaling mangyari ito? I-comment lamang nga po sa baba ang inyong opinyon at babasahin natin yan. Ang video ng ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number. Hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid na lagi nakaantabay at laging nanunood dyan. Maraming maraming salamat mga idol.